Natuloy na ang paghahain ng kaso laban kay Senator Grace Poe sa SET o Senate Electoral Tribunal kanina. Kaugnay pa rin niya ng pag-question sa citizenship at residency ni Poe bago tumakbong senador noong election 2013. Tingin naman ni Poe, politika lang ang nasa likod ng kaso laban sa kanya. Kabilang sa mga didinig sa kaso ni Poe, si Senator Nancy Binay at si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, na kabilang din sa mga humawak noon sa citizenship case laban sa ama niyang si Fernando Poe Jr. o FPJ. May report si Tina Panganiban Perez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inutang ko po ito para since deposit po ito, mababalik sa akin. Kanino niyo po inutang, sir? Sa mga kaibigan ko rin po. 10,000 pesos na cash deposit at 50,000 pesos na filing fee ang cash na binayaran ng natalong senatorial candidate na si Rizalito David para tuluyang maihain ang case laban sa nakatunggali niya sa 2013 elections na si Senator Grace Poe. Ang mahal ng ano, no? Ang mahal ng hustisya. Ang basehan ng kaso ni David, hindi umano natural-born Filipino si Poe at kulang ng 2-year residence requirement para makatakbong senador noong 2013. Lumabas nga yung pagkatanggal niya doon sa listahan ng pagiging citizen ng Amerika ng 2012. Second quarter of 2012, which means kung ang pagbabasihan natin ay yung citizenship niya bilang part ng kanyang residency, kulang siya ng 2 taon para tumakbo bilang senador. Tiniyak ni Rizalito David na walang politiko o sinumang taga-gobyerno ang nag-ambag ng perang ibinayad niya sa Senate Electoral Tribunal. Ang pera raw galing sa mga kaibigan niya na mga ordinaryong mamamayan. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Senator Poe kaninang umaga, muling iginiit ni Poe na siya ay natural-born Filipino. Hindi rin daw totoong hindi siya nakapag-renounce ng American citizenship niya bago ang 2012. 2010 pa lang daw ay nagawa na niya ito. Dahilan kung bakit siya naging chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB noong 2010. Pagkakataon na rin na mailahad sa ating mga kababayan lahat ng pwede namin maipakita para mapatunayan na unang-una ako ay Filipino at natural born at ako po ay walang nilabag na batas kontra po sa kanilang mga sinasabi. Inaamin naman ni Poe na siya lang ang nag-renounce ng kanyang U.S. citizenship at hindi ang kanyang pamilya. Giit pa niya, nakasaad sa dual citizenship law ng bansa na kapag isinukunan ang isang Filipino citizen ng isa pa niyang citizenship, automatikong naibabalik ang original na status at sa kanyang kaso, isang natural-born Filipino. Naniniwala raw si Poe na politika ang nasa likod ng case laban sa kanya. Kailangan ko pong sagutin ito kahit mag-file si Mr. David. Hindi ko lang po mabigay yung pera kasi dapat naniniwala ka rin sa kosa niya, no? Kahit na mag-ambag pa yung iba para matuloy ito. Sapagkat doon ko mapapakita lahat ng mga dokumento. Politika nga ito, lumang sistema ng politika. Yung mga batuhan po ng ako kasosyon, no? Kung ako'y binayaran o merong mga politikong nasa likuran ko o ako'y pakawala, yan po ay walang katotohanan. Ang Senate Electoral Tribunal o SCT ay binubuo ng 3 mahistrado ng Korte Suprema na sina Justice Antonio Carpio na tumatay yung chairman, Justice Teresita De Castro at Justice Arturo Brion. Isa si Justice Carpio sa mga humawak noon ng citizenship case laban sa ama ni Poe na si Fernando Poe Jr. Pabor kay FPJ ang naging desisyon ng Korte Suprema, pero isa si Justice Carpio sa mga naglabas ng dissenting opinion at nagsabing bigo si FPJ na patunayang Filipino citizen siya. Miyembro naman ang SET sina Senador Loren Legarda, Bam Aquino, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Tito Soto at Nancy Binay na anak ni Vice President Jejomar Binay. Tina Panganiban Perez, GMA News.